Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Tama po yan mga kababayan, yung ating nasa thumbnail or title na isang very important person po ang bumisita sa Pangulong Bongbong Marcos at isang anti-Marcos ang dumepensa sa Pangulong Marcos. O di po ba, puro Marcos, sikat na sikat talaga ang ating Pangulo. Unahin po natin mga kababayan, yung very important person o yung VIP na pumunta po sa Malacañang. Parang nag-state visit po. Hindi po yan yung European Union na presidente. Hindi rin po yan yung sa France. Hindi po yan taga Europe, hindi taga Amerika, kundi taga Asia. Ang tinutukoy po natin ay ito sa pamamagitan ng video courtesy of RTBM. Ito po, sabay-sabay po nating panoorin. Ayan po mga kababayan, yung tinutukoy nating very important person na taga Asia. Ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. It is sight to behold po no, na itong ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, parang okay lang sa kanya. Yung bagay na yan, walang masamang tinapay, no? Business is business, enjoying his life. Nung nakaraang araw nga, di ba, nagmotor-motor pa sila ni Pastor Q. Mukhang ano nga siya, mukhang nga siyang teenager doon na nakaganon, no? At last, ito, no? Sa pagbisita niya po sa Pangulong Marcos at sa mga ilang gabinete, no? Ng ating Pangulo sa Malacañang, signifies na walang masamang tinapay. No? They're still friends. Politics is politics. Pero sa akin pong opinion, at least sa video na yan, he was accorded like dun sa mga bisita ng ating bansa. Like those mga leaders ng bansa. Eh, former leader din ito. No? Tinan mo, naka-red carpet pa eh. Bili. Hindi, ganun lang po. Natutuwa po ako kasi ako rin po ay supporter ng previous administration. And ang support ko ngayon, nandito rin kay Pangulong Marcos. So, being a supporter of these two great leaders ng ating bansa, nakakatuwa po. Nawawala po yung agam-agam na ganito ang gagawin ng kampo ni Pangulong Duterte, yung pagpunta niya sa China, back-channeling, shadowing, no? Lalo na yung mga peking DDS na nagpapakalat ng patuloy na paninira sa Marcos administration. Ito sa akin napakagandang tingnan. Wala nga akong iniisip na masamang tinapay dito eh. Si Pangulong Duterte, ang gusto niyan tumulong. Sinabi niya na yun nung una pa eh, tulungan natin ang Marcos administration. And besides, nandiyan ang kanyang unika iha na panganay na anak na si VP Sara Duterte na kasangga, kasama ng Pangulong Marcos sa pagpapatakbo ng bansa. Di po ba? Alam palang siraan to, utusan ni Pangulong Duterte ang mga ano niya na siraan nyo. Di kawawa din yung kanyang anak, di ba? Ano mangyayari doon? Sisirain mo rin na ngayon ng anak mo ang reputasyon? Hindi naman po. Kaya yung ito, sa aking opinion, sa pagpunta nila sa Malacañang,
eh may maganda silang pinag-usapan aside sa siguro magtsatsaa sila, magkakape, no? Alam ba kung ano ang pinag-usapan nila? Ito po, sabi dito sa PNA News, Philippine News Agency, ito po, mainit na balita. Duterte meets with PBBM, tackles recent visit to China. O kung maalala nyo, di ba, lahat tayo, pati ako, nagtatanong ano ang ginawa doon ni Pangulong Duterte sa China, kinausap si Presidente Xi Jinping. Yung iba po sa atin, nagbigay ng mga, alam nyo na, questionable, doubt, na, anong ginagawa niya dyan, ganito, ganito. O, yun lalo na yung mga galit sa kanyang pamunuan noon. No, at ito naman si Pangulong Bongbong, alam niya naman pala na pupunta ng China si former President Duterte. Diba? Sa interview niya. O, ang gusto niya lang malaman, ano ang pinag-usapan? Ito na siguro yun. O, tackles recent visit to China. Ito na siguro yung pagkakataon na kung saan hindi na busy ang presidente, na ilagay sa schedule o tinawag na ang Pangulong Duterte. Nag-usap na sila. Diba? O ito. Former President Rodrigo R. Duterte on Wednesday discussed with his successor, President Ferdinand R. Marcos Jr., his recent meeting with Chinese President Xi Jinping in China. O ayun po yung sabi ni Senator Bongo. Yan yung special aide ni special assistant to the president noon, si Senator Bongo. Duterte's visit to China was among the issues raised during his meeting with Marcos. Communication Secretary Jeloic Garapil confirmed in a statement sent to Palace reporters. Ayan po. Garapil said Duterte also gave Marcos some good pieces of advice. Lagi naman po yan, di ba? She did not elaborate on the other issues tackled between Duterte and Marcos. Iyan. Sa aking opinion, mga kababayan, no, akin lang pong opinion ito. Siguro itong sigalot sa West Philippine Sea, lahat ng countries involved, sit down on a dialogue and then identify, no, kung ano po yung mga islands na yung gusto nilang sa kanila, ganun, angkinin, no? Pag-usapan maigi, saan yung ganito? O tapos kung merong mga resources diyan, why not we share it? Kung ganun lang sana kadali, no? Ganun kasimple sa aking iniisip. No, pero hindi naman ako ang mga leader, hindi rin natin alam kung anong gusto ng ibang bansa. So siguro meron dyan cooler heads, mabibigyan ng tamang pag-iisip at ipagdasal natin na sana mabigyan sila ng tamang kaalaman, no? Sa ganyang sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea. Marcos said he expecting Duterte to lead his statement about what happened during his meeting with Xi and see how that affects us. Ayun po, no, mga kababayan, ang sinasabi ng Pangulong Marcos. So siguro diyan hindi na inelaborate ni Secretary Jeloic Garapil kung ano po ang nagpag-usapan. It's internal, no? That's only for their perusal, hindi po para sa atin kasi sensitive issues 'yan. Siguro kung pwede nang ipaalam with the consultation with the Chinese counterparts at kung umagree sila, then why not? Pero for now, no, sensitive tong usapan na to, sa atin lang muna, and then we will ask them, yung ating counterparts sa China, if we can discuss it now in public. O, di ba maganda na itong dalawang leader ay nagkausap? O, yung mga dyan na, yung mga mahilig pang mang-away, maghilig mag-create ng naratiba na ganito, ganito, bahala kayo, mamatay kayo sa inggit nyo, nagkamayan po yung dalawa, o sana nga nagmano na ang Presidente Marcos kay Pangulong Duterte, di ba? Sign of really you'll respect the guy, no? Ayun lang po sa akin, natutuwa ako, ala naman akong pakialam kung ayaw nyo ganyan, sa ganito, ako ganun po ako. At least nakita ko na maayos sila, di po ba? Yung mga followers lang kasi, saka supporters ang nag-iiringan, di po ba? Ito po, yung pangalawa, yung isang anti-Marcos ay dinepensahan ang Pangulong Marcos. Sino yan, pidol? Ito po. Si Senator Peter Alan Cayetano. Di ba anti-Marcos yan? Maalala nyo yung pinagsasabi niya kay PBBM nung 2016 vice presidential race? O, di ba? Tindi bumanat yan.
Ba't hindi? Ngayon, dumipensa po siya, dinepensahan niya ang Pangulong Bongbong Marcos sa papanong paraan, mga kababayan. Dito po ulit sa balita ng Philippine News Agency, ito po ang sabi. Cayetano defends PBBM's silence on West Philippine Sea in his zona. Yun. Kasi po, marami po dyan, na, lalo na yung mga makakaliwang grupo, gusto po nilang banggitin yung stance ng Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, sa zona. Eh hindi na. Ingat-ingat ka dyan. That is a complicated situation. Bakit mo babanggitin yan? No? Mamaya may babanggit ka dyan na hindi nagustuhan ng counterpart mo doon sa China. Eh yari na. Di po ba? It is a very sensitive matter. Eh kaso itong mga the likes of Hontiveros, ngaw-ngaw-ngaw-ngaw, talagang binubuyo po nila ang Pangulo. Di po ba? Pero ano po ang sagot dyan ni PBBM? Foreign policy is left to executive. Wala kayong pakialam dyan, legislative. Wala kayong pakialam dyan, judiciary. It is with the executive. Kami ang magdidesisyon. Dahil hindi naman kayo ang kinahaharap nung mga ibang bansa, mga leader. Diba? O ito, at least si Cayetano, dumipensa. Ah, nakakatuwa naman. No? Pero, anti-Marcos pa rin yan. Pero sa sitwasyon na to, na kung saan national interest na ang nailalagay sa sitwasyong ganito, eh kailangan, ano rin siya? Magsalita siya, sitong si Peter Alang Cayetano. Kasi, siya ang may experience sa foreign affairs. Naging secretary po yan ng Department of Foreign Affairs ni former President Rodrigo Roa Duterte. So this time, no, talagang sasabihin niya kung ano yung nararapat. Kung pagdepensa, pagdepensa. For the sake of our national interest, hindi tayo malagay sa alanganin. Di po ba? O, ito ang sabi. Senator Alan Peter Cayetano on Tuesday defended President Ferdinand Marcos Jr. for not mentioning in his recent State of the Nation address issues surrounding the West Philippine Sea. In his manifestation, Cayetano addressed Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III saying he disagrees with the latter's statement expressing disappointment over Marcos Zona. O, tingnan nyo, si Coco Pimentel. Yan, isa yan eh, na bumabatikos. Ang ano ko nga dito sa mga makakaliwa, sa mga bumabatikos sa presidente, no? Tumakbo po kayong pagka-presidente. At pag nanalo po kayo, gawin ninyo ang gusto nyong gawin tulad ng pinagagawa nyo sa mga nagdaang presidente. Tingnan po natin kung lahat po ng gusto nyo ay matutupad. Yun po yun. Makikita natin kung gaano kayo kagaling na leader. E dito, putak ka ng putak eh. Kayong dalawa dyan na minority people sa Senado, Pimentel at Hontiveros, ang gagaling nyong pumutak. No? Subukan nyo pong kayo ang tumakbong presidente. At kung isa man ang sa inyo ang manalo, tignan natin. Kung lahat po ng pinagpuputak ninyo nung time na kayo ay senador, congressman, at nais nyo nang i-implement, mai-implement nyo ba? O di po ba? O, ito po sabi ni Cayetano, quote, "You know, part of me agrees with you na magandang ma-emphasize, but part of me it is also the balance. You know, the amount of information that the president has, the amount of intelligence is different sa atin." Tama naman po. At least itong si Cayetano, sensible. Tama siya. It is the balance. Balansihin mo. Hindi porket nanalo ka sa arbitrary ruling, i-impose mo nang i-impose. Hindi po basta-basta yung gusto mong kaawayin. Hindi po basta-basta yung gusto mong guluhin. No? Tama si Cayetano. Cooler heads, clear minds. Intindihin. Kalma, kalmate, ika nga nila. O ano pa ang sabi? Iba yung information natin kaysa sa information ng Pangulo. Mas malawak ang intelligence, no, ng Pangulo. Hindi po yung sinasabi ng intelligence, yung mga gatherer ng impormasyon. Mas marami ang Pangulo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang sampo ang nag-aano ng information dyan. Eto pa po. Tama na itulak ninyo pero bigyan nyo din ng room ang ating leaders kasi yung ekonomiya natin at kapakanan ng ating mga kababayan, andali pong sabihin pag kinumpronta ang China para to sa fisherman. Pero ano ang effect on the ground?
malilesen ba o madadagdagan yung harassment? Ano ba ang epekto sa fishermen na kumakain din ng bigas? Tataas ba ang presyo o hindi? Tama naman si Cayetano. Diba? May, ano siya, may reasoning. May point po siya. O ito pa po. During an interview with the Senate media, Cayetano also dismissed assertion that if the Philippines stopped insisting its win through the 2016 arbitral ruling over West Philippine Sea, the country would weaken its claim. Quote, yun nga sinasabi ko sa inyong misinformation. Maraming paulit-ulit, kahit sa media yung mga nagpapa-interview na kapag hindi ka nag-protest, hihina ang ating claim. Hindi totoo yun. Hindi ito katulad ng korte na kapag hindi ka nag-ingay, hindi ka nag-protest, hihina yung claim mo. O, tama. Kasi bakit alam ni Cayetano yan? Eh, nag-serve nga po siya sa Department of Foreign Affairs. He knows the in and outs of this thing. Eh, si Hontiveros ba? Ano alam? Si Coco Pimentel, ano alam? Si Mig Subiri, ano alam? Nandyan po lang sila sa Senado. Ano ba experience nila sa foreign affairs? Sige nga. O, ito po po. O, di po ba, mga kababayan, ingay-ingay lang kayo, lalo na yung minority black. O, di sinampal kayo ni Cayetano. So, sino ang mas maalam ngayon? Itong si Cayetano, tatay-tahimik lang yan. Pero, tingnan nyo, bumuka ang bibig. E di mas may laman kaysa dun sa mga maiingay na walang laman. O, diba, mga kababayan? At least, isang anti-Marcos to. Dumipensa sa pagiging silensyo ng Pangulo sa West Philippine Sea sa kanyang zona. Baka hindi lang nila alam, ipinag-aaralan na yan ng DND, NSA, at kung sino-sino pa sa intelligence at defense ng Pangulo. O, kayo po, ano pong inyong masasabi na yung VIP natin, si Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte at isang anti-Marcos na si Senator Peter Alang Cayetano ay dumupensa sa Pangulo. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.